Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Webes. Ika-29 ho, huling petsa, huling araw ho ng Pebrero taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-analyze. Oras ay ganap na alas 4:30 na ho ng hapon dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analysis na naman po ang matutunghay nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat, mga kababayan. Hi, good afternoon, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao! Nako ha, mag-aalak. Gaalaksin ko na, malapit na ho. Tumaan na naman ho ang isang maghapon mga kababayan. At maniwala kayo sa hindi ha. Bukas ho, uno na ho, unang araw petsa ho ng Marso. Mga kababayan. Kaya bilis-bilis ho ng panahon mga kababayan. Lalo na kapag busy ka sa araw-araw mula morning pa. Tulad ko no, na hindi mapagkasya kung ano ang gagawin sa buong maghapon. Eh napakabilis ho. Actually, sinisingit ko na nga lang itong aking pagbablog. Pagkatapos nito, tayo agad. May gagawin ulit. Ay nako, maganda pag-uusapan natin mga kababayan ha. Maganda, mainit, umaapoy. Ano pa ba po pwedeng itawag? Umaalab. Ano pa ba? Oh, basta yun na yun. Bati-bati muna tayo mga kababayan. Sabi ni Supremo Ninja Assassin, ilang tulog na lang. Bermans na. Oo nga, sumisilip-silip na nga ito si Jose Marichan sa Facebook. Sabi, oh, nakasilip ng ganito sa Facebook, nakaganyan. Sabi, ano, kakanta na ba? Levi John Ramos watching from Calgary, Alberta, Canada. Ayan. Ramila Bata Anon. Shoutout kay Mrs. Emily Portes. Ayan ha. Supremo tawang-tawa sa kalokohan niya. Oh. BPN, ayan na, Ramila Bataon, Supremo Ninja Assassin ulit. Tapos ang name eh, ano yan, Bongo, Alalay na Aso. Ano ba, ano mga pangalan niya, bakit ganyan? Sabi ni BPN, mukhang kakaiba yung topic mo ngayon, sir. Nako, buti sinabi mo. Maganda pag-uusapan natin mga kababayan. Hindi siguro hindi mga DDS diyan yung mga followers ko nagmamahal kay Per RD, medyo ano muna kayo ha, medyo hindi muna kayo involved dito, hindi muna kayo kasali rito ngayon kung eh, pero kung gusto niyo maki-issue, maki-marites, eh diyan lang kayo sa isang gilid, pupula kayo ng maayos, huwag lang kayo magulo at may pag-uusapan kami ha. Itong pag-uusapan natin na maganda mapanood ito ng mga loyalista. Mga nagmamahal kay former Ferdinand Marcos, especially hanggang ngayon ay mga nagmamahal sa mga Marcoses. Especially sa ating
presidente ngayon ng Republika ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos. Okay mga kababayan, simulan na natin. Ano tayo patumpit-tumpit. Tirahin na natin 'to, baka tirahin pa ng iba. Busin ko lang 'to, baka lumamig. Okay, direk. Lights, camera. Action. Okay, alam naman natin mga kababayan, mga ka-analyze, especially yung mga loyalista ho dyan, mga taga-suporta, magmula nun hanggang ngayon ho, especially yung mga buhay pa, yung mga nagmamahal ho kaya former President Ferdinand Marcos, na ito ang pinaka-controversial na ibinabato kay former Ferdinand Marcos. Yung pag-assassinate, pagpatay, pagpaslang dito ho kay dating senador Ninoy Aquino. Oh, alam niyo naman mga kababayan, ang pinaka popular na ibinabato, ibinibintang yung pagpatay, pagpaslang ho diyan sa airport. Ano ba pangalan dati ng airport? Ano pa pangalan dati ng International Airport? Dati hindi Ninoy Aquino International yan. Kaya nga naging Ninoy. Eh, dyan napas lang si Ninoy. Ano yung dating pangalan niyan? Mactan Airport ba? Ano bang Manila International? Hindi pa yan. May una. Mactan, anong pangalan nun? Manila International? Hindi, may pinaka ano pa. Oh, basta 'yon. Basta 'yon na 'yon. Oh, basta Manila International Airport. Oh, oh. Hindi, may pinakatawag pa. Ay, ako alam ko eh. May pinakatawag diyan. Basta 'yon na 'yon. Ngayon, mga kababayan, ito ang pinakaunang pinupukol. Ayan, Tarmac. Oh. Shout out kay Percival. Ria. Yan ang pinakaunang tawag. Tarmac. Tarmac Airport. Ito mga kababayan. Ito. Kayo ba naniniwala kayo? O sa umaga-usapan lang ito. Naniniwala ba kayo na si former Ferdinand Marcos Sr. ang mastermind sa pagpaslang, pagpatay eh dating senador Ninoy Aquino? Ito kasi mga kababayan, medyo tingin ko ito na ang tamang panahon, tamang oras para itong mga Marcos, especially yung si Ferdinand Marcos, eh luminis na ang kanyang pangalan. Kasi ang presidente ngayon, alam naman natin, magmula ho nung kay Cory Aquino hanggang sumunod-sunod ho ang ibang presidente, wala na naging update sa kasong iyan. Matuturing daw na yan ang pinakamalaking kaso unsolved dito sa Pilipinas. Although nahuli, nababaan ang desisyon, guilty yung mga nag-escort kay Ninoy, nung bumaba siya ng eroplano diyan sa Ninoy Aquino International Airport na ngayon ang tawag, ganun. 16 escort 'yon, nahatulang guilty. Pero yung mastermind ho, mga kababayan, eh hindi ho, walang nanagot bilang mastermind. Kasi imposible namang kumilos yung mga 'yan, patayin nila, barilin nila si Ninoy nang wala man lang nag-utos, walang nagkumpas, walang nag-plano, walang involved na pera. Oh, sigurado meron, di ba? Mm. Ang nakakapagtaka doon mga kababayan, magmula ho kay Cory Aquino, fast forward, wala na hong naging, wala nang nag-asikaso or wala nang nagtangka para malaman kung sino ang mastermind diyan. At ngayong
ngayong hapon, may mga natuklasan ho ako. May mga isine-search ako, nakakapagtaka. Kasi may mga may pinuntahan akong isang website. May mga nag-comment doon. Sila nagtataka rin, bakit wala na ang video interview ni Mr. Julius Babaw dito sa... Hindi, eh, ano na nga natin, panoorin na muna natin, painggan natin. Ito mga kababayan, disclaimer lang, wala tayong sinasabing totoo ito o totoo itong mga maririnig natin. Basta painggan natin mga kababayan. Maganda tong ating pag-uusapan. Ito na kaya ang tamang oras? Pwede pa kayang mahabol or mag-imbestiga or kung may mga buhay pa bang involved dyan eh. Ito ba ang tamang oras, panahon para sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan yan para malinis yung pangalan ng aking ama na si Ferdinand Marcos na kung saan, malay nyo, yung mastermind eh buhay pa. Malay nyo, may mga natitira pang may alam dyan na hindi nagsasalita. Diba? Sabi ni Lori Mamawag, dapat inuna yan ni President Cory. Wala na eh. Magmula nung umupo si Corazon Cory Aquino, wala na nangyari dyan. Hanggang pati ito si kanyang anak na si na mayapang former president din na si Noynoy Aquino. Wala rin ho nangyaring imbestiga. Although siya ho ay naging presidente. Hindi natin alam kung bakit. Tuloy natin ha. Pakinggan natin to mga kababayan. After nito may panonood tayo isa pang video. Pakinggan lang natin to mga kababayan. Itong isang dokumentaryo na ito. Inulit ko, disclaimer. Hindi ko sinasabing lahat ng maririnig natin dito ay katotohanan. Okay? Sino ang pumatay kay Ninoy Aquino? May anim na pinaghihinala ang pumatay sa kanya. Sino-sino ito? Tara, alamin natin. Sa Agosto 21, ang 34th na anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy. Sino ba talaga ang nagpapatay sa kanya? Kung mahilig kayo sa history at mga topic gaya nito, i-click lamang ang like at mag-subscribe sa aming channel. Una, si Eduardo Danding Cuanco Jr., isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, chairman ng San Miguel Corporation at pinsan ng dating Presidente Cory Aquino. Si Danding Cuanco ay kilala bilang crony ni Marcos at miyembro rin siya ng Rolex 12, isang grupo na tumutulong kay Marcos upang maipatupad ang martial law. Si Cuanco ay nadawit dahil sa isang sundalo na nahatulan sa Aquino Galman case. Ang pangalan niya ay Pablo Martinez. At sinasabing si Danding Cuanco di umano ang utak ng pagpapapatay kay Ninoy. Matapos makalaya ni Martinez sa piitan noong 2007, ay in-interview siya ng host na si Julius Babaw ng ABS-CBN. At tinanong kung sino nga ba ang mastermind sa likod ng double murder at walang pag-aatubili niyang sinabi na ito ay si Dan. Oh, ito mga kababayan ha. Ay, sorry. Sorry ha. Dali. Sorry. Ito mga kababayan. Merong isang nagngangalan ditong Pablo Martinez na 16 ano kasi katao yung nahatulan ng guilty. Ngayon, itong Pablo Martinez nakalaya ho ito ng ano bang taon ito? 2000. Basta nakalaya siya. Natatandaan ko yung video na yon. Paglaya niya, sinalubong agad siya ng mga press. Tapos humingi siya ng sorry sa pamilya Marcos, pamilya Aquino. Tapos hayagan niya sinabi ang mismong mastermind. Alam niyo mga kababayan, yung clip na yon na sinabi niya yung mastermind, ando doon pa lang siya, kalalabas na pa lang, nakatayo siya doon sa Manila City Jail ba yun or Bucor.
sa Muntinlupa. Doon mismo, ah, paglabas niya, humingi siya ng sorry, inabangan siya ng mga press. Hayagan niya yung sinabi kung sino ang mastermind noon. Alam niyo yung clip na yon? Wala na talaga, hindi na mahanap. Pa Facebook, mapa YouTube, mapa Google, hindi mahanap. Tapos yung sinasabing ritong in-interview siya ni Julius Babaw, at hayagan niya sinabi rin na ang mastermind ay si Danding Cuangco. As in talagang di mahanap. Yung video ni Mr. Julius Babaw hindi mahanap. Hindi ko alam kung kaninong video yon. Although ang nag-i-interview si Mr. Julius Babaw, siguro naman yung panahon na yun, wala pang YouTube yata si Mr. Julius Babaw. So hindi niya owner yung video. Maaaring owner yun ng ABS-CBN. Hindi na mahanap as in mapa Facebook, Google, YouTube. Meron dito isang larawan na isama ko sa thumbnail, nakausap ni Julius Babaw si Pablo Martinez. Eh, matagal na tong vlog na ito. Pero ngayon, yung picture na yun, hindi na rin mahanap. Yung picture na yun na nandiyan sa thumbnail, in-screenshot ko lang yun dito sa vlog. Pero ultimo yung picture na yun, wala na. Hindi malaman kung bakit. Oh, tuloy natin, ha? Na istorya sa likod ng pagpapatay kay Ninoy Aquino. Taong 1994, nang una niyang pinangalanan si Danding Cuangco bilang mastermind sa pag-iispiya at pagpapa-assassinate kay Ninoy. Ikinuwento niya ang mga kaganapan hanggang sa araw ng Agosto 21, 1983. Sinabi niya, binayaran di umano ng Cuangco Boys ang pagpaplano at pagpapatay kay Ninoy. Taong 2013, habang nagbibisikleta si Martinez sa Rojas Boulevard, ay nabangga nito na isang SUV. May mga nakakitang testigo at sinasabi nila na hindi daw ito isang aksidente dahil dali-dali daw itong umalis nang hindi man lang tinitingnan kung okay lang si Martinez. Oh, ito yung Pablo Martinez after niya makalaya. 2014, nagbabike siya sa MOA, may sumagasa sa kanya. Pero ayon sa mga nakakita, hindi raw aksidente. Sinadya. Pero binayaran lahat ng, kumbaga gumasto sa libing, bill sa hospital, pero namatay siya. Pero sabi, sa mga nakakita, mukha raw hindi aksidente, mukhang sinadya kasi hinit and run siya, umalis. Hindi malang daw tinignan kung kumusta yung nasa gasaan, tapos bigla na lang yata sumuko. Oh, hindi naniniwala yung mga anak. Basta may panonorin pa tayo isang video mamaya. Saglit lang naman ito. Tuloy natin. Inez, tila ba hindi na ikinagulat ng nakabangga na may nabangga ito? Hindi kailanman humingi ng assistance ang mag-inang naging presidente na si Cory at anak nitong si Noynoy sa US kahit na maganda ang relasyon nila dito para pabalikin ang dalawang dating opisyal ng militar na nagtatago sa US. Dalawang crucial link para masagot ang kamatayan ni Ninoy. Inihayag ng dating Justice Secretary Raul Gonzalez na sa unang mga buwan ng pag-upo ni Cory Aquino bilang presidente ay may testigo na nag-offer na magsabi ng katotohanan kapalit ng proteksyon ng kanyang pamilya. Tinanong ng Presidente Cory kung sino ang ituturo ng babae. Danding, sagot nito. That's stupendous, sagot naman ni Cory. Ang nasabing testigo ay nawala at di na kailanman mahahanap pa. Stupendous, ibig sabihin, extremely impressive. Nakapagtataka na sa 6 na taon at 4 na buong termino ni Cory ay walang naipakulong na mastermind sa kabila ng convincing leads na ang 16 na sundalong nahatulan sa murder ng asawa niya ay hindi kikilos ng walang motibo kung wala namang mastermind na nag-utos dito. Pangalawa, Rolando Galman. Si Rolando Galman ay isang Pilipinong pinaratangan bilang assassin na pumaslang sa pamamagitan ng pagbaril kay Senador Benigno Noynoy Aquino Jr. Ayon kay Stanley Carno, nilahad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na isang ahente ng komunista si Galman. Sa katunayan, isa itong maton at kasapi ng Monkey, isang grupo ng teroristang sundalo
na itinatag ng Hukbong Katihan ng Pilipinas upang hadlangan ang mga armadong grupo ng mga komunistang bansa. Dating nagtrabaho si Galman para kay Eduardo Cuanco. Dati na rin nakulong si Galman dahil sa salang pagnanakaw. 2 araw bago naganap ang assassination ni Ninoy Aquino, sinasabing pinasinayahan si Galman ng 2 prostitute. Isang alok na tinanggap niya at nagmula sa isang sundalong opisyal ng Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas. Naglaho ang 2 babaeng ito matapos dukutin ng 2 armadong lalaki para paslangin. Natagpuan ang kanilang mga bangkay noong Nobyembre 1988. Dahil dito, malinaw na ang mismong mga bantay ni Aquino ang bumaril sa kanya at kasabay nilang binaril si Galman upang siya ang mapagbintangan. Pangatlo, General Fabian Ver. Si General Fabian Ver ang dating Chief of Staff ng Pilipinas at isa sa pinakatapat na alagad ni Marcos. Sa isang interview ng ABS-CBN sa anak ni General Ver na si Jun Camcam, sinabi nito na isang beses habang nagmimeryenda ay lakas loob niyang tinanong ang kanyang ama na nooy naninirahan sa Mannheim, Germany kung saan siya ay naka-exile. "Dad, everybody is saying you killed Ninoy," sabi ni Jun habang nagmimeryenda. "Did you kill him? How could you even say that? He was my brother at the University of the Philippines and we were friends." Dagdag pa ng ama nito na binibigyan nila ng special treatment si Ninoy habang nasa military detention ito. Halos lahat ng gusto nito mula pagkain at bisita ay binibigay nila at paminsan-minsan ay hinahayaang makalabas. Hinayaan pa nilang umattend ito sa birthday party ni Ramon Monching Mitra sa kondisyong bibigyan nila ito ng military escort at iuuwi na bago maghating gabi. Ipinadala pa nga nila si Ninoy sa Amerika upang mabigyan ng atensyong medikal para sa puso nito. Kaya nasabi ni Ver na, "So why would I protect Ninoy? In effect, protect the president and myself, but only to later endanger it by ordering his death in broad daylight." Alam ng ama niya na kahit anong mangyari kay Ninoy ay isisisi ito sa kanila. Pang-apat, The Five Wise Monkeys. Ang The Five Wise Monkeys ay ang 5 military officers na nasa ilalim ni Marcos sa Opland Balikbayan na naatasang samahan si Aquino mula sa eroplano patungo sa Fort Bonifacio hanggang sa siya ay ma-detain. Ang grupong ito ay binubuo ni Corporal Rogelio Moreno, Corporal Lazaga. Up, dalihin muna tayong konti. Shoutout kay Jay Guevara TV, second channel niya po yan. Pakisupport, subscribe nyo, Jay Guevara Official. At shoutout po din po kay Mamaya Paraiso, Stoika. Basahin lang po natin itong isang nag-comment na si Bubbles. Sino bang Bubbles to? Yung girlfriend ni Panggol? Sabi ni Bubbles, "Kung ako nasa power, aasikasuhin ko kaso ng ama ko at asawa ko. Pero sila hinayaan lang dahil ba alam nila kung sino talaga ang pumatay? Dahil ba gusto nila lifetime si Marcos ang pag-isipan sa larin? ?" Nako. Matindi na. Tuloy natin. Ipapaliwanag tayo mamaya, may panonorin tayo. Sergeant Arnulfo de Mesa, Technical Sergeant Claro Lat at Lieutenant Castro. Ayon sa mga eyewitness, matapos di umunong bumaba ni Ninoy mula sa eroplano, ay narinig nila ang mga security escorts na nagsasabing, "Ako na, ako na, ako na, pusila." Ibig sabihin, isa itong order to shoot. Isinakatwiran nila, wala daw silang nakita, narinig o sinabi. Kaya naman tinawag silang The Five Wise Monkeys. At noong ako na, ako. Mamaya pagtitibayan natin yung mga narinig daw doon ng mga escort ng Ninoy. Kasi sinasabi rito, yung mga nakulong na 16, nakulong lahat yon. Pero ang naglakas loob lang, si Pablo Martinez, na talagang sila.
sila talaga. Pero yung mismong gunman, namatay rin yata. Parang pumatay din yata ito si Pablo Martinez. Ngayon mga kababayan, may narinig kasi doon bago bumaba ng eroplano, parang may mga nagsalita na record. Na record hanggang ngayon, panonoodin natin. Nasabi, ako na. Parang ano pa yata? Parang nagpapaunahan pa yata kung sino ang babaril kay Ninoy. Parang ang dating parang karangalan pa yata nila kung sino ang babaril, sino ang puputok. Tignan natin. September 28, 1990, 16 na sundalo kasama na ang The Five Wise Monkeys ay hinatulan ng guilty sa double murder at si Corporal Rogelio Moreno bilang assassin. Panglima, Imelda Romualdez Marcos, former First Lady at byuda ng dating President Ferdinand Marcos. Si Imelda Marcos ay naiulat na sinabi sa harap ng media na if Aquino gets home, he's dead. Ang statement na ito ay sinabi matapos nilang mabigo sa pagkukumbinsi kay Senator Ninoy Aquino na huwag munang bumalik sa bansa. Dahil nga sa bansa... Oh, ito. Isa to sa mga parang binabato, parang hawak nilang ebidensya na parang ang nagpapatay daw talaga kay Ninoy Mastermind. Ito mga Marcoses. Kasi bago raw umuwi si Ninoy, sabi ni First Lady nung panahon na yon na pag umuwi, umapak ng Pilipinas si Senador Ninoy Aquino, mamamatay siya. Siguro may mga natatanggap silang intelligence or natatanggap na tip na may nagbabanta sa kanya. Ngayon siguro ito yung pinanghawakan. Kumbaga akala tuloy nila mga Marcoses ang magpapapatay, especially si former President Ferdinand Marcos. Siguro baka pa may nakisaling third party or ano. Ang nagsalita kasi si Imelda niyan, sila napagbintangan. Pero according dito sa mga ito, kung talagang papapatay raw ito ni Ferdinand Marcos, ito si Ninoy, bakit niya pagagawin yun? Tinutulungan pa yata niya mag-asikaso ito ng para maoperahan yung puso sa Amerika. Pakinggan natin ha. Banta sa buhay nito. Sa panahong ding iyon, ay mistulang naging banta si Ninoy sa Marcos at mga cronies nito sa kanilang pamamahala sa bansa na maaaring magpabagsak sa kanila. Marami ang nagsasabi na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Ngunit, kung gustong ipapatay ni Marcos si Ninoy, ay maaari niya itong ipagawa kahit anong oras, lalo na nang nakakulong pa si Ninoy ng 7 taon sa bansa. At bakit hindi niya pinatuloy ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng military tribunal kay Ninoy? Bakit naman hindi nga ipapagawa ito kung magiging convenient sa kanya? Nang manginangan ng agarang heart bypass ni Ninoy, isa to sa mga dahilan na may mga naniniwalang si Ferdinand Marcos ang nagpapatay, meron ding marami ring naniniwalang hindi siyang mastermind. Ibang tao kasi ang kwento parang ayaw ni Marcos ng may mamatay na Pilipino. Isipin niyo nga nung EDSA People Power, nandiyan na yung mga tangke. Wala man lang command na may saktan, barilin na yung mga nag-EDSA People Power diyan sa EDSA. Ang matindi yung ano, matindi yung sa Mindola Massacre. Naalala niyo sa Mindola Massacre? Yung may mga nagra-rally, pinagbabaril? Anino kayang command yun? Anino kayang command yun, no? Yung sa Mindola Massacre. Naalala niyo yung may mga pinagbabaril doon, Mindola Massacre? Ayan, paks yan, ha? Nandyan yan sa television, nandyan yan sa history, nandyan yan sa iba't ibang balita. Siguro naman, lalo na yung iba rito na matatagal lang namumuhay. Alam nyo naman ho yung Mindola Massacre na ang daming namatay na ralihista doon. Kanino kayang command yun? Isipin nyo, mga kababayan, ang commander-in-chief, presidente. Tuloy natin. Ay personal pang inarrange ni Imelda Marcos ang flight nito papuntang US kasama ang asawa at mga anak nito.
Habang nasa US, ay di naman nagkulang sa paalala si Marcos kay Ninoy ng intelligence report na balak siyang patayin ng mga komunista sakaling bumalik siya sa bansa. Agosto 21, 1983, lumipad pabalik ng bansa si Ninoy gamit ang Peking alias sa kanyang passport na Marshal Bonifacio. Pero hindi pa man nakakaapak sa sariling bansa, ay inassassinate na si Ninoy habang pababa ito ng plano. Sinasabing hindi sa mga komunista galing ang banta ng pagpatay, kundi sa isang parte ng gobyerno na lingid sa kaalaman ni Marcos. Ang mga military officers na inatasang ikulong at isecure si Ninoy pag-uwi ay sinasabing nakakuha ng pangalawang instructions mula sa parte ng gobyerno na nasa likod ng planong ito. Ang motibo nila ay hindi para patahimikin si Ninoy, ngunit pabagsakin si Marcos. Dahil ang pagpatay kay Ninoy ay magiging kasangkapan upang mag-aklas ang taong bayan laban kay Marcos. Hanggang ngayon, hindi pa din alam kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino at naisbuksan muli ang kaso ng magkapatid na sila Bongbong at Aini Marcos. Subalit, sabi ni Ninoy Aquino, matagal na niyang napatawad kung sino man ang pumatay sa kanyang ama. Yun ang nakakapagtaka, mga kababayan. Bakit? May nung pumalit si Corazon Cory Aquino presidente, kapalit kay Ferdinand Marcos, may mga nagsasabi kung sino talaga ang mastermind. Eh, siyempre, presidente ka noong time na yon. Tapos napaka-controversial. Siguradong maraming tutulong na iba't ibang bansa, especially USA, kasi ang mga Aquino raw malakas sa USA. Pero bakit kaya wala nang ginawang hakbang ang pamilya Aquino noong panahon na yun? Ano? Para maimbestigan, malaman sino talaga ang mastermind. Oh, yun ang nakakapagtaka. Inulit ko, mga kababayan, ha? Yung video ni Pablo Martinez na hayagan niyang paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ng mga press. Humingi siya ng sorry sa Marcos, sa Aquino. Hayagan niyang sinabi. Ito, hindi ko sinasabing totoo. Ito, ha? Disclaimer lang. Ha? Hayagan niyang sinabi na ang mastermind is Danding Cuangco. Nawawala na yung video clip na yon. Wala kahit sa inyo ma-search. Pero dati napanood ko yon. Kasi 20 lang naman yun. Kumbaga, matanda na ako nun eh. Yung interview rin ni Mr. Julius Babaw, in-interview niya ito si Pablo Martinez at hayagan din sinabi na ang mastermind si Danding Cuangco, wala na rin yung video na yon. Sabi ko nga, kanino kayang video yon? Courtesy kaya sa ABCBN yon? Kasi hindi na makita ka talaga eh. Eh, nung panahon na yun, siguro wala namang YouTube channel pa si Julius Babaw. Ay, di ba dati sa ABCBN si Julius Babaw? So, siguro proyekto niya, project niya, binigyan siya ng assignment ng ABCBN News Department o radio station na interviewin mo si Pablo Martinez. Kasi nakalaya na. Isa yung sa mga suspect sa pagkamatay ni Ninoy. Nawala na yung video na yon. Pati yung picture na inilagay ko dyan sa thumbnail, wala na rin. In-screenshot ko lang yun sa video na pinanood ko. Yun ang nakakapagtaka kung bakit nawawala na yung interview ni Julius Babaw kay pangalan nito, Pablo Martinez. Hindi kaya tinago na ABCBN, hindi kaya pinrivate na. Kasi malamang video ng ABCBN yun eh. Oh, credit sa kanila yun eh. Hindi natin alam bakit wala na yung video. Ito, painggan natin, may papainggan tayo, mga kababayan, ha. Sabi ni Burns TV, common sense na lang, bakit may papapatay ang isang tao na alam mo ikaw ang pagbibintangan at alam mo ikakasimula ng gulo at sambay ng Pilipino? Correct, napakagandang ano yun, point nun. Sana ba? Painggan natin to, mga kababayan. Ito yata yung maririnig sa record. Actually, kinilabutan ako rito kanina. Napanood ko eh. Panoorin natin ito, mga kababayan, ha. Hindi ko na lang mapapakita yung video kasi courtesy sa ABCBN to. Mahirap na, baka master tayo. Pakinggan nyo na lang ho yung... Saglit lang naman ito.
10 taon na ang nakalilipas para sa bagong henerasyong hindi mulat sa kanyang kamatayan. Ating muling buhayin ang katanungan. Hindi ito yun. Teka, wait lang ha. Wait lang. Hindi yata ito yun. Sorry. Ito yata. Namatay na ang isa pa sa mga akusado sa pagpatay kay dating senador Ginoy. Ito. Hindi ko yata naisip. Painggan na lang natin ito si Paolo Benitez na kung saan. Painggan natin ito. Pinadisgrasya siya. Namatay na ang isa pa sa mga akusado sa pagpatay kay dating senador Ninoy Aquino, si Master Sergeant Pablo Martinez. Kwento ng anak niyang si Diomedes, nagbibisikleta lang ang tatay niya sa Mall of Asia noong Lunes ng madaling araw nang masagasaan ang isang SUV. Nadala pa sa ospital si Martinez pero namatay din kahapon. Hindi inaalis ng pamilya na baka may foul play sa aksidente. Si Martinez ang nagturo noon kay business tycoon Eduardo Dandingco-Huanco na marahil nagpapatay sa ama ni Pinoy na si dating senador Ninoy Aquino. Si Huanco ay dating crony ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinsan siya ng dating Pangulong Cory Aquino pero magkaribal sila sa politika. Dati nang itinanggi ni Huanco ang paratang sa kanya. Masakit para sa akin. Sabi niya kasi, hindi niya ako iiwan. Lagi nga siyang balisa na may threat pa rin sa kanya. O, ayun mga kababayan, after ho makalaya ni Pablo Martinez, ayun na, wala na. May sumagasa sa kanya habang nagbabike sa Mall of Asia. Hindi naniniwala yung pamilya na disgrasya kasi ayon sa mga nakakita, hindi raw disgrasya sinadya. Pero binayaran naman daw lahat ng bill sa hospital. After niya ho makalaya yan ha. After niya ho makalaya, bigla na lang daw ganun. O kaya controversial yung pagkamatay nito. Siguro naiisip nila na baka hindi mo masabi may kumausap sa kanya na malaman kung sino talaga ang mastermind, buhayin ang kaso, kasi anong taon lang yun, 2014. Kaya nga sabi ko, ito na kaya ang tamang panahon, tamang oras na ito si PBBM siya mismo mag-utos kung sino talaga ang mastermind dyan kay, pumatay dyan kay Ninoy para malinis yung pangalan ng tatay niya, si former President Ferdinand Marcos Sr. Kasi laging ibinabato, dinidikit yan sa Marcoses. Lalo na yung mga kritiko niya. Hindi natin masabi, baka may buhay pa. O yung mastermind, buhay pa rin. Tingin nyo, buhay pa kaya yung mastermind niya? Tingin nyo, buhay pa kaya? Try ko nga, hindi ko pala na-save yung ano. Sa iba ko yata na-save. Ay, eto, dito ko pala na-save. Putik sa perte. Sa isang GC ko pala na, ano, doon sa GC'ng ginagawa ko pag nagsisave ako ng video. Painggan natin to mga kababayan, buti na-save. Painggan natin. Patay sa aksidente ang isang dating sundalo na nakatulang guilty sa... Ay, wala ito. Hindi ko yata na-save. Tingnan natin kung masi-search natin, ha, mga kababayan. Kasi may history itong YouTube eh. Tingnan lang natin mga kababayan. Pag hindi, end tayo. Kasi gusto ko mapanood nyo eh. Gusto kong marinig nyo yung na-record sa tape na sa unang pagkakataon eh. Nilabas ho nila yung... Ah, ito yata. Ito. Tingnan natin. Courtesy ko sa ABS-CBN to, hindi natin iaharap kasi baka ma-strike tayo kasi ABS-CBN to. Tanggan natin ha. Ito ang panit yata. Merong ano noon, may prediction, basta si Ninoy tumungtong painggan nyo kay ng lupa ng Pilipinas na buhay. Tapos. Painggan nyo muna ha. Mamaya na kayo mag-ingay, mag-chismisan dyan. Mag-concentrate tayo kasi napakaganda nitong pakikinggan natin, mga kababayan. Mm.
merong ano noon, may prediction, basta si Ninoy tumungtong ng lupa ng Pilipinas na buhay. Tapos na, mga Marcos. Ito yun, oh. Basya ng plano. Yes, you just take it. Alam nyo, dati ilang beses ko pinanood tong eksena ng tong pagbaba. Parang ang nangyari rito, hinuli na, kasi doon sa loob ng eroplano, ayon sa investigasyon ng mata ko lang ha, doon mismo sa loob ng eroplano, may mga press na eh, may mga reporter na from America pa uwi si Ninoy sa Pilipinas. Nakita ko rito, napansin ko, nung pagbaba ng mga security ni Ninoy na sinasabing yun din ang pumatay sa kanya, para may isakatuparan yung pagpatay sa kanya, may security doon sa pintuan ng eroplano, binlock yung mga press para hindi makababa at hindi makuha na ng footage yung mangyayari. Binlock sila. Yun na nakita ko dito eh, binlock sila eh. Kasi may tumitingin-tingin pa sa likod, tinitignan kung sino yung mga nasa likuran na eh. Pakinggan natin ha. Hindi namin ganap na narinig yung putok, yung nag-iisang putok, kundi bigla na lamang dumating ang isang chinito, nakasalami at sa wikang Ingles, at sinabi niya, "They shot him! I think he's dead! They shot him!" At siya ay umiyak. Huli na nang malaman namin na ito pala ay bayaw ni Ninoy Aquino. Na walang iba kundi si Ken Kasiwahara ng ABC News na kasama ni Ninoy na lumipad mula sa Taipei. At nakita ko, tandang-tanda ko ang mukha ni Doña Aurora kahit hindi ko kilala. Biglang umagulgul ng iyak. Adrenaline na lang nagtatrabaho nito, no? Instinct na lang. Hindi mo na inisip, may nakita ka nakabulagta. Kinukunan mo na, no? In fact, nagtaka ako, bakit dalawang nakabulagta? Ba't hindi isa? Siguro, that was a fleeting thought. And then, ang importante siyempre, yung kinukunan mo na, you know, click, 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 click. I duck, no? Pero hindi ko binatawan yung shutter. Tuloy-tuloy na lang ako hanggang sa naubos yung dual film. Nung araw, black and white, 34 frames yata ang isang roll, no? Sa opisyal na ulat ng gobyernong Marcos at ng sarhentong si Pablo Martinez, si Rolando Galman ang bumaril kay Ninoy Aquino. Maraming kasama si Ninoy na foreign media sa aeroplano. Pero walang litrato o video na magpapakita ng aktual na pagbaril. O, tingnan nyo, may mga foreigner ding media. Galing sila sa Amerika papuntang Maynila, doon sa airport natin. Wala nakakuha ng footage. Kasi nga tingin ko may nag-block. Planado talaga, may nag-block doon sa pintuan ng aeroplano. Kasi naunang bumaba sila Ninoy eh. Pati yung mga escort niya eh. Saka nangyari rito, hindi natin pwede pakita eh. Yung video, makaka-copyright tayo kasi ABCBN to. Ang nangyari dito, siguro, yung mismo kasing gunman na pumatay kay Ninoy, pagtira niya, may naka-assign din titira doon. Napatay din yung ano. Ibig sabihin, yung inutusang gunman na papatay kay ano, meron din papatay. Tingnan natin. Gayunpaman, nabuo ng media, ng mga investigador at ng korte ang makakalagang sandali bago napatay si Ninoy. Pinabulaanan ng mga ito ang bersyon ng gobyerno. Si Mario Bautista ay abogado ng isa sa mga nakasuhan sa kasong pagpatay kay Ninoy.
naaalala niya nang pakinggan ng korte ang tape na dala ng foreign correspondent na si Sandra Burton. Si Sandra Burton was at the time a correspondent from Time Magazine. Sumama siya kay Ninoy on the return flight to Manila. And may dala-dala siyang tape recorder. Nakabukas yung tape niya, naka-on. And she kept the tape on hanggang maubos yung reel. Kaya na-record ng tape recorder ni Sandra Burton yung mga sounds and voices from the time sumakay yung mga escorts hanggang nagputuka na. Naalala ko, medyo nag-dim pa sila ng ilaw kasi raw para makafocus na gusto yung mga nakikinig sa tape. And nagkataon lang na nakatayo ako sa sulok. Katabing-katabi ko yung speaker, isang malaking speaker. Aalala ko talaga nang hina ako. At ang naisip ko ay mga boses ng demonyo yun, galing sa impyerno. Sa pambihirang pagkakataon, binayagan ng Sandigan Bayan ang ABS-CBN na marinig ang nilalaman. Ito, Pap. Tapat nyo, kung may earphone kayo, headset kayo, o kay speaker ng cellphone ninyo, itapat nyo na sa tenga nyo. Para hindi nyo mamiss yung Marites. Sa unang pagkakataon, in time nito ha, 5 taon, ito in-upload ng ABS-CBN News. Sa unang pagkakataon, ilalabas nila yung boses na kahit kailan wala pang nakapaglabas. O, itapat nyo na, go! In 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, special na kayo, may glove shoutout. Teka muna. Ng tape ni Sandra Burton. Ang inyong mapapakinggan ay ang aktual na laman ng tape na nasa pangangalaga ng korte at ngayon lamang mabobroadcast makalipas ang ilang dekada. Oh, mag-iba ito, mag-iba ito. Grabe, no? Kakilabot, no? Sabi ng mga security escort niya, ako na. Parang hindi mo malaman kung ano yung sinasabing ako na, kung sila parang nag-uunahan yata kung sino titira eh. Walang nakuwang footage kasi tingin ko may nag-block talaga doon sa mga foreigner reporter doon sa pintuan ng eroplano. May nag-block. Para hindi makababa, hindi makakuha niya ng footage, wala makasaksi. O, ito ho yung pinupukol, number one ho, issue sa mga Marcoses. Na si Ferdinand Marcos daw, dati natin presidente, ang nagpapatay mastermind. Diyan kay Ninoy. Pero ayon dito sa ating video, hindi ko naman sinasabing totoo ito. Ha? Ayon kay Pablo Martinez, lumabas siya sa kulungan, sinalubong siya ng mga press, humingi siya ng sorry sa Marcoses Aquino. Taasan niya sinabi ang mastermind daw, di umano sabi ha, si Danding Cuangco. After hunon, na makalaya, hindi nagtagal, may sumagasa ho sa kanya sa Mall of Asia habang nagbabike. Sabi, disgrasya raw, aksidente, pero ay sa mga nakakita, sinadya. Hanggang sa namatay na. Yung araw na yon hindi na umabot ho ng ospital. Niniwala yung pamilya na hindi aksidente yon, sinadya. Kasi bago raw ho nagbike ito sa MOA, nakakatanggap daw siya ng death threat. Yun ang sabi.
Kaya nga sabi ko, ito ba eh, dapat o paimbestigahan na ni PBBM? Sa kanyang termino, baka kasi may mga nabubuhay pang may kinalaman dito. O hindi nyo masabi, ang mastermind eh buhay pa. Kung sino man ang mastermind. Eh, ewan ko, kung buhay pa yan. Oh my goodness. Nakakalungkot, no? Nangyari, no? Isipin mo, namatay si Ninoy Aquino, nagamit pa yung pagkamatay niya sa isang tao para tuluyang masira ng pangmatagalang panahon, pero baka iba talaga ang mastermind. Tapos wala pang nakulong dito kung sino yung mastermind. Kaya yung pagkamatay ni Ninoy, nakakalungkot talaga. Sobrang nakakalungkot, kawawa. Kumbaga parang yung nangyari sa kanya, eh, nagamit yung kanyang pagkamatay. Naging parang naging puhunang para makasira ng isang tao ng pangmatagalang ilang dekada. Tapos yung mastermind eh pwedeng napagtakpan. Kawawa si Ninoy, sa totoo lang. Hi, Spencer Lacalle, mega love, shout out, paki-support, subscribe nyo. Ayan, Kulay Azul, pangalan si Spencer Lacalle. Sabi ni Spencer Lacalle, sabi ng friend mo, hindi totoo ang death threat. Kasi nga daw, papatayin ka. Hindi na magbabanta. Ano daw? Sabi ng best friend mo, hindi na totoo ang death threat. Kasi nga daw, papatayin ka. Hindi na magbabanta. Oo, totoo yun. Hindi na magbabanta. Ang naging basehan kasi nila, bago umuwi si Ninoy, nagsalita ito si Imelda Marcos na once na umuwi si Ninoy dito, mamamatay siya. Pero hindi sinabing sila magpapapatay. Nakakatanggap sila ng banta kay Ninoy. Nakakatanggap sila ng intel nun. Pero hindi si ano. Eh sila pa nga raw ang tumulong para ito si Ninoy eh makapunta ng Amerika, mapagamot ang puso, ang sakit sa puso. Okay, kung marami naman daw, kung talagang gusto raw pamatay ni Ferdinand Marcos si Ninoy, marami raw paraan noon pa, dati pa, nung nakakulong na rin daw si Ninoy. Ba't hindi pa? Pati nga dati, di ba, may mga nakulong din, yung may-ari ng ABCBN, Lopezes, tsaka si Senador, yung sa pelikula, yung Escapo, kay Richard Gomez, tsaka kay... Sino yun? Yung kinulong? Yung... Kasi lumalaban sa gobyerno. Lopezes, tsaka yung isa. O, nakatakas yun. Tapos, nung nagkaroon EDSA Revolution, wala namang nangyaring patayan nun hanggang sa makababa si Ferdinand Marcos. Wala nangyaring patayan nun. Walang namatay doon sa mga nagwewelga, nagrarally doon sa EDSA People Power 1. Wala namang namatay. Yan si Senador Osmeña. Walang namatay. May namatay nga nung panahon ni Cory Aquino. Doon sa Mindiola Massacre. Ang dami. Yung mga nagrarally. Nagtataka kung bakit pinagbabaril ng mga militar yung mga militar o sino mang otoridad ang nando doon, pinagbabaril yung mga nagrarally doon. Parang sa history pa nga ng mga Aquino, maraming namatay. Pati doon sa farm nila, doon sa Hacienda Luisita. Oh, may mga namatay din doon. Hacienda Luisita, Mindiola Massacre. Mas grabe pa nga sa termino nila. Samantalang kay Marcos, doon sa nagrally, wala man lang pinatay. Eh, isipin mo, saan ang galing yung utos nung panahon ng Mindiola Massacre na pagbabaril yung mga rallyista? Kanino utos yun? Sa Mindiola, kaninong, sa Hacienda Luisita, yung pinagbabaril doon yung mga magsasaka, kanino rin utos yun? Eh, ang commander-in-chief, nung may nagwewelga sa Hacienda, sa Mindiola Massacre, ang commander-in-chief ng presidente. Sino ba presidente nun? Si Cory. Yung may mga magsasaka na pinatay, eh kanina ba lupain yun? Kaninong command yun? Oh, yung sa sub 44, sino ang yung mga sundalo, mga ano doon, mga SWAT? Tama ba? SWAT ba yung nagpunta rin? Basta police. Tawag dito? Ano ba yun? Ano bang team ng Philippine National Police yung nagpunta doon sa yung sa 44? Ano bang grupo yun? Police sila, pero ang grupo,
ano ba to? Yung binubuo, yung binuo, yung tinatag sa panahon ni Ramos. Hindi siya. Hindi siya. Ang nagtatag si Ramos nung panahon niya. Basta ano 'yun eh. Hindi sa tawag. Ano tawag doon? Special Action Force. Hindi. PNP SAP. PNP SAP. Ayun, PNP SAP. PNP SAP. Kasi isipin mo nga, sabi nga ni PRRD, bakit mo papupuntay ng mga pulis sa bundok? Eh hindi naman, wala naman naging training ang pulis sa bundok. Mga sundalo ang dapat nagpunta dyan. O eh may gantimpala pala yung $5 million. So, sap nga, PNP sap. Spencer Lacalle. Sino ang nagkomandon? Parang ang nangyayari tuloy sa mga Aquino, ang daming worse talagang nangyayari. Ang daming nakadikit sa kanilang mga namatay. Parang mga nasakripisyo. Ano? Maraming salamat mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Bye-bye.